it's Cass and welcome back to my channel. And if you're new here, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video. So for today's video, ang gagawin ko is I'll show you yung filming setup ko. Kasi maglilinis na kami ng kwarto, ayusin ko na kasi my sister is coming to visit soon. So kailangan ko nang ligpitin tong hanash kong ito. In the meantime, i-dismantle ko to. So I don't know if mababalik ko to sa ganitong setup after ng vacation namin when I get back here. So, alam mo yon, gusto ko lang din i-share kung paano ko nagawa yung ganitong setup ko na sobra kong pinag-isipan. Tapos, the same time, ayun, parang to keep the memories na lang din. Once in my life, nag-effort ako ng ganito to achieve this setup. Yeah. So, without further ado, let's head on to the video. After I turn on lahat ng ilaw, tapos nag-charge na rin yung extra battery ko, dito na ako sa aking throne. Tapos, ang tagal, ang dami ko pang mga hanash-hanash. Yung nakikita sa video ko is like a cut. So, kunwari yung video ko is 10 minutes lang. It's an hour-long video na pinagtagpi-tagpi ko. In-edit out ko lahat just to keep it short and concise. Mali pala dapat na hindi ako nag-white, no? Kasi para akong part ng background. Very wrong. Okay, after nito, i-film ko rin yung sa ring light ko. So, I figured I'll just show you everything before ko iligpit lahat ite. Start with, since nakita niyo na kung paano ko i-on yung mga pailaw ni Mayor, I'm gonna show you kung ano yung nakikita ko from my view. Iisa lang ang aking camera. So, ito lang din kasi I'm using my phone to record my voice na ipapakita ko rin sa inyo how I do it. Tara dito, friend. Halika, friend. Come on. Come here, friend. Ito yung background ko na wall namin na puti. Kaya, di ba? Pagka sa center. Dito, kailangan kasi, na sa center. Kasi, this is my background. Ito yung background ko. May mga pachi-pachi yan kasi wall-mounted yung TV namin dati. Na dito naka-mount. Tapos, tinransfer namin. So, ganyan na siya. And then, nakita ko sa inyo yung pinaka-background ko. Ito yung lumang makeup table ko. Kulay brown talaga siya. And then, I use this one. Matagal ko na rin itong in-order. Yung letter C ko, I bought from Shopee. Lahat nang to, guys, I bought from Shopee. Even this one. Yung table is from Lazada, I think. And then, napansin ko kasi sa ilaw, like, dito na ilaw. Napansin ko sa mga like ilang videos ba? Dalawang videos ko before and I have several videos na hindi ko ina-upload. I mean like I'm not planning to upload siguro kasi hindi ko siya nagustuhan. Pero napansin ko na madilim yung background ko. Although reasonable kasi may pailaw ako pero parang hindi ko siya nagustuhan. So bumili ako ng ilaw sa Shopee. Yan, patawel ni mother. Yan, mga towel ni mother. Ito yung ilaw from Shopee na nabili ko, na dinidikit lang. And then, the cool thing is, gonna show you. Akyat tayo. Yan. Connected siya sa power bank ko. So, yun. Ito yung pailaw ni Mayor na may switch lang. As you can see. Yun. And then, pagkaupo ko rito, ang makakita ko is bukod sa kalat ng kwarto ko, is yung vanity lights ko and yung Shopee ring light ko, which I'll show you now. Yan. So, this is my view pag nagfi-film ako. The ring light na Shopee ring light and my vanity mirror na DIY namin. Tapos, yung tripod na gamit ko for my camera. Tapos, here is yung mirror ko na ginagamit ko pag nagme-makeup ako. And then, ito, nakakatawa kasi ito guys, banig lang to. Tapos, ayun, I figured pwede ko siyang gamitin pang reflect siguro na ilaw, ganyan. So, yun, ginagamit ko. Tapos, ito yung everyday essentials ko. Kaya nandito lang siya kasi wala naman akong i-film na makeup video.
kasi nga maglilipit na ako. So, nailipit ko na yung ibang makeups. So, ito, yung mga skin saver na lang nandito. May cheek tint. May pangkilay. Yan, yan na lang yung naandyan. Tsaka yung dugyot kong sponge na hindi ko nalalabhan. Tanggalin mo yan. Okay. And then, on this side, ito. Someone actually commented sa video ko na malinaw do yung voice ko. Maybe because I use my phone to record the voice. Kasi napansin ko, kung gamit ko to, kasi nung itong setup na to, napansin ko yung voice. Kuha niya yung ingay sa room, yung aircon, dinig niya. And I cannot film without the aircon because sis, maglalagkit tayo sis kasi walang ventilation yung room ko. So what I did, naisip ko na maglagay ng microphone. And since wala pa akong pang microphone na legit, at sa phone naman ako nag-edit din talaga, ito yung microphone na gamit ko. See this one. Phone lang talaga, connected lang siya sa phone ko na naka-voice memo. And it's recording right now. So yun, yun yung naririnig nyo. Siguro yun yung tip lang din sa mga ano. You don't need a good microphone actually. You don't need to buy microphone. You just need something na you can record na mas malapit sa'yo. Lalo kung malayo yung camera mo, you need something na malapit lang sa'yo. Paulit-ulit tayo dito. Pero you get it. Yung parang, syempre yung camera ko malayo. Kasi nga yung setup ko, ang liit-liit lang ng mesa ko. Dinadaan ko sa angle yon. Sis. So, kailangan malayo yung camera. Tapos naka-zoom lang. Para kunwari malapad yung mesa. And, nag-record ako sa phone. Tapos sa editing na lang, medyo mahirap siyang isabay. And then, a tip lang. May pa-tip si Mayor. A tip lang, hindi ko alam saan ko nakuha tong idea na to. Pero, napanood ko lang din siguro sa videos or something na when I record with the camera, kasi, diba, yung camera na to, wala naman siyang saksakan for microphone. So, separate talaga yung recording ng voice ko with the camera. So, what I do is, syempre, when I start recording the camera, uupo pa ako dito. And when I'm ready to talk, nagka-clap ako, like, one clap lang. Just so, pwede ko siyang i-match sa video and sa audio. Diba? Tip, top tip, yun. Share ko lang. Para lang, if you try to use a phone or something to record your voice, makakatulong talaga siya. Dagdag lang sa quality ng video. Tapos, let's head on to this part. So, this is my Shopee ring light. My vanity table. DIY lang tong vanity table. And then I'm using yung 12 watts na LED bulb. And then this is a warm, this is daylight, I think, yung puti. Dito is warm white. This one I think this is 8 watts. And this one is the same as this one. Para hindi super puti. Yun. Tapos kaya ako to dinagdag para may dagdag na yellow lang din sa aking kulay sa frame. Tapos ito, since green nga yung kwarto ko na dapat mint green, ito, nilagyan kong puti rito. I don't know why I added white there. Feeling ko kasi, siyempre magbabounce yung ilaw para puti yung ilaw na mapupunta sa akin, hindi green. If that makes sense, you know what I'm saying? Yun, that's just how I feel. Yun yung ano, yun lang yung pinaka-setup ko. Balik ko kayo rito, teka lang. Yan. So, yun. That's just how I film my videos. And sadly, I need to say goodbye muna sa setup ko na to. I don't know if magagawa ko pa to ulit. Kasi after the trip, baka I'll go back to Cebu for OJT sa aking culinary schooling. And baka magdoon ako isang taon. So, yeah, I need to think about my future, you know. I need to say goodbye to this setup for a while and I'm gonna miss it kasi alam mo yun, sayang lang kung kailan na para na-achieve ko na yung gusto ko, kailangan ko siya iligpit. Pero hopefully, sooner mas okay na, mas hindi na DIY yung mga lighting ko kasi wala pa talagang budget. Sana eventually it will get better na parang mas okay na yung lighting, mas okay na yung mga equipment, ganyan. So, as of the moment, sobrang okay na ako sa ganitong setup ko. For me,
this is better na talaga than was doing before. Previous videos ko, as in, hindi ko pa naisip yung ganitong setup. Ilang ako sa wall, sa floor, nakaupo. Tapos daytime lang, binubuksan ko lang yung mga curtains. Tapos the other video with the pink background. Ninenok ko lang yung background na yun from my sister. Tapos, eto, yung vanity lights na yung gamit ko. Buhat-buhat ko siya. Ang bigat niya, siyas. Buhat-buhat ko siya. Nilagay ko siya kung saan-saan. Para lang may pang-back, may pailaw ako. Kasi gabi na ako nag-film nun. And gayon, ayun, sobra kong nagugustuhan tong ganitong setup. Tapos, kailangan ko siyang sirain. So, ayan. After this video, maglilinis na ako. Ililigpit ko na lahat ng ito. And hopefully, eventually, magawa ko ulit ito or something better. I want, gusto ko sana mas malapad yung mesa para hindi ko kailangang ilayo yung camera kasi hindi ko nakikita yung self ko sa display actually. So, bana-bana lang yun dry kasi malabo nga yung mata ko. Hindi naman ako pwedeng mag-eye glasses kasi makikita nyo. Oh, diba? Mm-hmm. Yun. I film with what I have lang. To end this video, ang gusto ko lang is mas marami pang ma-inspire. Wow! Ma-inspire! Kala mo, ang dami ng followers. Hindi, I mean like, matagal ko kasi itong ginustong gawin. Siguro, it started 2016. So, tatlong taon ko rin itong pinag-isipan. Tatlong taon kong ginusto. Ever since, gustong-gusto ko magkaroon ng camera. Kasi feeling ko, pag meron nun, hindi na. Parang, wala na ako reason not to do it. My fellow newbie sa YouTube world, alam ko na we're all eager to do this because siguro happiness na lang din natin tong ganito. Siguro ako matagal ko rin tong na-achieve kaya sobrang saya ko ngayon. Hindi sa ako super, wala pa ako dun sa 100% comfortable in front of the camera pero nasa, siguro nasa 70 to 80% na ako. As long as walang ibang tao kasi shy type ako eh. Hehe. Okay. Wow. I'm not planning to stop doing this. Siguro magpapahinga. Siguro pag naging busy. Pero eventually, I'll keep doing this talaga. Kasi this is making me so happy. Tapos alam mo yung after ko mag-upload ng video, nag-iisip na ako na, ala, ano na naman gusto kong video? Kasi may gusto akong gawin. Another tip for everyone na nagsisimula din. Siyempre, tulungan tayo rito. And if there are people na negative about what you're doing, about what you want to do, let them be. Kasi dati ganun din ako eh, na iniisip ko, what if ganito, what if ganyan, what if hindi nila magustuhan, paano kung sabihin nila pangit, paano kung, yeah, look at where it ended up, 3 years of wasted time. So yun, masyado kong inisip yung iisipin na iba. Pero ngayon parang, giver. Hindi mo nagustuhan yung gawa ko, okay, maybe it's not for you. Hindi lahat magugustuhan yung gawa mo. Yun lang yun. As long as ikaw natuwa ka sa ginawa mo and you're not stepping on anyone's feet, foot, but wala kang inaapakan tao, you're not stepping on any person. Yun. Kung wala naman and it's making you happy, by all means, pursue it. Yeah, ganun din ako. Na parang natutuwa na lang talaga ako. Masarap sa feeling nung nagawa ko tong ganito. Tapos nakakita ko lang yung self ko sa camera na, ha, pinapanood ko lang yung ganito dati. Tapos ngayon ako na yung nasa video. It's fulfilling. Kahit walang subscriber, kahit wala namang nanonood, wala namang masyadong views, ganyan, okay lang. Kasi it's making me happy. Ito bebe. Ayun. Agay. So that's it for this video. Thank you so much for watching and thank you so much na natapos mo tong video na ito. And I hope may natutunan ka. I shared some knowledge enough na para may makuha ka from me. And yun. I hope to see you in my next one. Bye!